Kasi by his own admission, based on rumors yung kanyang kwento na sinasabi, madaling sabi po, yung pag-uugnay sa First Lady, based dito sa kwentong ito, na nag-influensya para tanggalin si Montolfo sa Philippine Star's columnist. O sabi mga kababayan sa mga kwento ngayon, si Montolfo, tinanggal na po bilang columnist ng Philippine Star. What? At yung itinuturong salarin na nasa likod ng pagkatanggal ni Montolfo, si First Lady Lisa Araneta Marcos daw, kasi isinabit sa smuggling yung kapatid na si Martin. What? Yan pa ang mga kwento ngayon, oh. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan. Maya-maya na, click subscribe mo na po ninyo para masaya. Di ba? Ito, bagong channel kasi natin ito. Bullseye News on the Go. Like and share ninyo, tapos click subscribe para lagi kayong updated po sa mga kwentong ano, totoo, at saka yung mga marites. Yung mga marites na kwento, babasagin natin po dito sa ating channel para hindi po kayo ma-confuse, hindi kayo malito. Kasi ito talaga yung panahon na talagang as prophesied in the Word of God, dadami yung kwentong marites and mga false accusations. Magiging oso yung mga false accusations. Nasusulat pala niya yan, Mr. Maravillas. Nasusulat lahat ng galaw ng tao. At galaw ng mga bansa sa mundo, nasusulat yan. Sabi sa Word of God mismo, in the last days, there will be false, plenty of them. False accusers. Sabi sa Word of God, in the last days, perilous times will come. Kasama doon so, yung ano, paglitaw ng mga marites. And other than like and share po and subscribe, hit the notification bell po para updated tayo. Updated po kayo ng mga totoong balita. Ayos na yan, Mr. Maravillas. Click subscribe agad at share sa aming mga friends. O ngayon, ito po yung balita. Published by Politico. Politico News. Hell hath no fury than a first lady scorned. Tinuturo pong salarin sa pagtanggal daw kay Montolfo sa Philippine Star bilang columnist, si Lisa Marcos. Montolfo out of Philippine Star? Question mark. Sabi rito. So sabi rito mga kababayan sa kwento, former special envoy to China, Montolfo has reportedly been fired as a columnist by the management of Philippine Star after linking the brother of First Lady Lisa Marcos Araneta to onion smuggling. Ex-Cabinet Secretary Rigoberto Tiglao has claimed. In his February 1 column for the Manila Times, Tiglao said, the Philippine Star let Tolfo go, allegedly, at di pala sa behest. Yung sabi sa kwento mga kababayan, dahil daw sa allegedly, dahil sa intervention ng Palacio Malacanang. What? Ano naman ang paki ng Palacio Malacanang sa management, mga kababayan, management, pagpapatakbo
ng Philippine Star, may interest ba o partly owner ba yung Familia Marcos? Or kung hindi, si Lisa Marcos, partly owner ba ng Philippine Star? Para mag-desisyon, mga kababayan, na tanggalin mo na niya yan si Montolfo kasi sinisiraan yung aking kapatid. Ayun ang unang tanong. Unang-una, mga kababayan, yung Philippine Star, dilawan. Dilawan po siya. So anong rason na ang isang dilawang anti-Marcos publishing company kung saan columnist si Montolfo ma-influensyahan ng isang Marcos, di ba? Or asawa ni President Bongbong Marcos na si Lisa Araneta. But anyway, sabi rito, mga kababayan, sa balita, allegedly at the palace behest, allegation man lang po. Pag sinabing alleged, sinabi na wala man pong proof yung sinasabi. Sinabi lang. You check kung anong ibig sabihin ng alleged. It is said without proof. Di ba? So allegedly, at the behest of the palace. So yung statement na ganoon, mga kababayan, napakalinaw na yung kwento ni Bobby Tiglaw in published naman po yung kwento. Rinipublish ng Politico News. Sinabi pero walang proof. Madaling sabi po, yung pag-uugnay sa First Lady based dito sa kwentong ito na nag-influensya para tanggalin si Montolfo sa Philippine Star as columnist, wala man pong base, walang proof, alleged. Para yung kulo, mga kababayan, ni Montolfo na based on rumors. And possibly, kasi by his own admission, based on rumors yung kanyang kwento na sinasabit sa smuggling activity sa pier, si Martin Araneta, that could be the basis ng management po ng Philippine Star para hindi i-publish. At based doon sa kasi sino ba namang management ang magpapublish ng wala mang basis po? Base lang po sa chismis, rumors, from the admission, mga kababayan, mismo sa kanyang post sa page niya ni Montolfo. So kung halimbawa, tinanggal si Montolfo po, wala man I think na kinalaman doon si Lisa Marcos, kundi desisyon, mga kababayan, ng company mismo na tanggalin kasi yung pinapublish ni, gustong ipublish ni Montolfo, mga kababayan, na column niya, base man lang po sa rumors. So, ayaw madamay siguro sa problema, baka magkaso. Yun ang mga kababay, ininisip siguro ng management ng Philippine Star. And that is the discretion of the publisher. Kasi pag nakaso po, halimbawa may nagkaso, in this case si Martin, Martin Araneta, kinaso ng libel si Montolfo, damay po yung management, yung publisher, yung editor po, kaya yung mga pahayagan, pati yung mga radio stations, may mga editor sila para sinasala po yung mga column o reports or mga stories before siyang pinapublish o binabalita. Ganun po siya. I must know kasi I myself is a journalist for close to 40 years. Ang pwedeng gawin po ni Montolfo, mag-establish siya ng sarili niyang publishing company. Ang tagal na niya sa industry, dito sa media, as a journalist, columnist, reporter, and radio announcer din, ang Radyo Inquirer siya dati noon.
Sige yung palipat-lipat niya kasi, ang nangyayari, ang daming mga reds sa kanyang, ano, red flags, ang ibig kong sabihin, sa kanyang mga kolong, at, di ba si Montolfo po, tambak yung mga, ano, tambak yung mga kaso. Pag kinaso yung columnist po o yung announcer or yung reporter, dama yung publisher. If it is a 20 million libel suit, pag napatunayan na nagkasala ng walang kaduda-duda ng husgado, kasama sa mamamayad po, yung company, ako man ang may-ari alimbawa ng Philippine Star, siyempre, kaya nga may editor, titingnan ko doon sa ano, sa sinabmit na column, if it is verified, may base, truthful siya. Pag nakita ko, by his own admission kasi, hearsay, rumors, masisira yung reputasyon ng company with all the hearsays and rumors na pinapublish ni Montolfo based on admission doon sa kanyang page. Based niya sa rumor. You see? So kung ako ang editor, hindi ko na yun ano, ipapublish kasi pag pinublish ko na hindi man verified, pag nagkaso si Martin ano, Araneta, madadama yung Philippine Star mismo. The editor and the publisher. Kung ako ang limbawa ang editor, publisher, yun din ang aking gagawin. Bakit? Kung kasuhan si Montolfo ng libel at napatunayan, didama yung management, mamamayad, mga kababayan, ng milyon-milyon doon mga kababayan sa nagreklamo sa kanyang kwento. Di ba tama yon? So yun mga kababayan, possibly yung naging rason kung bakit hindi pinablish. At ang sabi, tinanggal na si Montolfo as columnist ng Philippine Star. Pero yung nabasa ko po sa kanyang page, dahil sa ano, dahil sa hindi pag-publish ng kanyang column regarding dito sa alleged ano, doon sa rumors na sabit sa smuggling ng onions itong si Martin Araneta, siyempre nagdelikadesa na rin si Montolfo, napahiya na rin siya. Bakit pa niya ako babalik doon? In other words, siya na mismo yung umalis. Hindi man siya talaga tinanggal. Tinanggal niya yung kanyang sarili. What? Di ba ganun yun? Hindi man siya, kasi kung tinanggal, dapat may official, ano, official notice sa kanya of termination. Siya na mismo nag-terminate sa kanyang sarili kasi nang hindi i-publish, iyon pa man lang yung aksyon na ginawa ng management, di ba? Hindi niya pinablish kasi siyempre nakita niya, rumors man lang niya ito. Madadamay tayo in case magreklamo yung subject. Nainsulto si Montolfo siguro, hindi na niya ako babalik. Yan mismo yung sinabi niya doon sa page niya. I-review po ninyo. So, sa kwento, mga kababayan, na tinanggal ng management, baka chismis din yon. Unless magpalabas ng ano, magpalabas ng termination notice or notice of termination kay Montolfo, yung management mismo, yung management ng Philippine Star. Pero kung wala man po, ang ibig sabihin noon, terminate ni Montolfo yung kanyang sarili bilang ano, columnist ng Philippine Star. What? Tama ang aking analysis? Hindi po magkakamali yung aking analysis kasi napakatagal ko na po sa industriya. Alam ko kung bakit yung mga tulad ko, halimbawa, hindi na kami compatible ng management.
Iba yung gustong mangyari ng management, iba man yung aking ano, iba man yung aking mga iniisip, hindi na kami compatible. So anong pwede kong gawin? Kasi pag ako nagsalita, laging may reprimand. Or kung hindi, suspension. So my decision would be, the wise decision that I can make, mga kababayan, is to ano, to say goodbye to the company and establish my own. Ito nga yung aking ginagawa ngayon eh. Para ako yung ano, publisher. Ako yung editor. Yun ang pwedeng gawin ni Montolfo. Ako din yung reporter. Ako din yung ano, commentator. 'Di ba? Columnist. Kung sa diaryo, dito commentator. So wala sa yung pwedeng magsabi sa gusto mong sabihin. Kung gusto mong mag-publish ng lahat marites lang, o di mag-publish ka. Pag nakaso ka sa kakamarites mo, walang madadamay na ibang tao o ibang company. Ikaw yon, kasi ikaw yung publisher, ikaw yung editor, ikaw yung columnist, ikaw yung marites. So mag-isa ka na mananagot sa batas at papasok sa kulungan. Pero ito, negosyo din kasi yan, siyempre, yung mga broadcast tawag dito. Ay, hindi broadcast. Pati broadcast po, negosyo po, television, radio, publishing company. Negosyo po yon, may mga interest na dapat silang i-protect. Lalo't kung nalimbawa, malalagay sa yung credibility mismo ng company, malalagay sa problema. Bakit? Mawawalan ka ng views. Kung dito po, mawawalan ka ng readers, followers, advertisers. Bakit? Kasi, you allow ano, rumors, chismes na maipublish sa isang reputable company, di ba? Masisira yung reputasyon mo. Yung company masisira dahil lang sa you allow a columnist na ang content ng column niya, chismis. What? Di ba? Pero anya, Mr. Maravillas, nakita mo yon? Si President Bongbong Marcos pumunta ng Quezon City para i-groundbreaking yung pabahay doon, mga condominium. May pabahay doon. At nandun na niya, dumikit si Joy Belmonte na ang family, may-ari ng Philippine Star. Dumikit na po eh. Kasi mayor siya nanalo. At sa Quezon City daw, sabi na nag-react doon sa video natin kahapon. Panalo din si President BBM. Yun. Ibig sabihin, si Joy Belmonte nakikiisa na. That's normal. Kung sino yung nanalong pangulo, makikiisa siyempre yung mga local officials. Kasi paano yung mga projects ng mga national government kung hindi ka makikiisa o makikibarkada? Nag-desisyon na yung mga tao. Pinakitaan niya doon, Mr. Maravillas, na sa picture, hawak-hawak ni President Bongbong Marcos, yung Philippine Star. What? Binigay siguro ni Joy. Ito niya, Mr. President, no? May chismis against your ano, bayaw. Pero anya, si Montolfo, wala na yung anya dito sa amin, umalis na. What? Yung nagpapalitaw anya ng chismis. O ngayon, kung nangyari yon, wala man na yung pakidon si President Bongbong Marcos. Bakit? Decision yon ng pamilya ni Joy Belmonte na dumikit. Yung kandidato dyan sa Quezon City, yung natalo, si Mike Defensor. O, di ba? At si Bongbong Marcos nga, hindi,
hindi pinaintulutan diyan na mag-rally. Saan ba yun? Kinansel? Pero yung ating Pangulo po, hindi man po bingatibo. Kahit yung mga kumalaban sa kanya, ngayon kinakaibigan niya. Unity nga po. You see, ngayon binibigyan ng Malaysia na tinanggal, mga kababayan, si Montolfo, in-influensyan kasi daw ni Lisa Marcos. Shit! But anyway, sabi rito, allegedly, pag sinabing allegedly po, on the behest of the palace, allegedly at the palace behest, ano ibig sabihin? No proof. Pag alleged, no proof ang ibig sabihin po. E, tingnan ninyo sa dictionary para hindi kayo na di-deceive ng mga kwento. Yan ang rason po kung bakit tayo gumawa ng ganitong ano, commentary, analysis, opinion. Kasi yung mga opinion sa opinion, analysis, commentary sa mainstream po in some social media bloggers, kontaminado ng kasinungalingan. What? Kontaminado po. Ituloy ko lang po itong ano, itong balita dito. First Lady Lisa Araneta reportedly blew her top. Galit na galit daw. Because of a post in Tolfo's Facebook page that alleged that her brother, no proof, Martin Araneta is involved in smuggling in the piers, particularly of onions, the price of which has made it the most expensive in the world last month, sabi po sa isinulat na kwento ni Bobby Tiglao. So sabi po rito, he said the Peppers chief executive officer, Miguel Belmonte, reportedly told Tolfo that Philippine Star's management found his columns to be a liability. Oh, you see, yung may-ari, nakita niya, may-ari ng Philippine Star, si Miguel Belmonte, yung executive officer. Yung kwan mo anya, yung kwento mo anya, na gustong i-publish dito, it's a liability. Anya, Mr. Marabillas, tama ba yung desisyon ng publisher, yung Philippine Star? Tama po. Kasi sila yung magdedetermine if it is an asset or liability. If you are an asset, then you will be preserved there. You will continue as their partner, as a columnist. Pero pag nakita ka ng management, ang mga kwento mo niya, hindi man makakatulong sa ating publishing company, kundi liability siya. Prerogative po siya. It's a prerogative of the management kung ikaw ay tatanggalin o i-maintain nila as a columnist. Tama, mali. Sila yung magdedetermine. Kaya nga may editor. Kasi kung publish ng kung ano-anong kwento na imbes makatulong sa bansa, nakapanira pa. Wag na niya, hindi na natin yan ipapublish. Malalagay lang tayo sa yung reputasyon ng ating company. Malalagay sa alanganin. Pag nakaso ka niya, botian niya kung nag-file ng kaso yung subject mo ng chismis ay hindi kami damay. Kung ikaw lang, okay. Kailang laging kasama yung publisher kasi inalaw mo na i-publish yung kanyang chismis. Unverified na mga kwento. May nakakwento lang sa kanya. By his own admission po, rumors niya. Ako man may-ari ng Philippine Star, I'll not allow it. Bakit gagamitin mo ang aking dyaryo para sa personal whims mo? Di ba? Hindi ko ayaan yung aking, kahit ito, halimbawa, itong platform ko, account ko, page ko, hindi ko ipapagamit sa iba. Di ba?
Kasi po, may responsibility at accountability po tayong tinatawag. So, ano mang sasabihin mo doon, damay ako sa accountability. Tama? Kung ako yung publisher, ako din yung, ako yung may-ari ng Philippine Star, di ko yan ayaan. Tama po yung ating posisyon? Anyway, sabi rito, in a series of Facebook posts on his page from where I sit by, Ramon Tolfo II Ramon Tolfo II. Tolfo claimed, title pala yon. Araneta is in cahoots with China Philippines United Enterprises United Enterprises President Michael Ma to control the supply of onions to jack up prices. Seryoso yung allegation po. Wala man siyang documents na nagsasabi na itong si Michael Ma na presidente at si Michael o si Martin Araneta na vice president nito ay involved dito sa buhatan, sa smuggling at saka hoarding ng onions. Kundi, chismis man lang po yung sinasabi niya. He said he tried to warn the First Lady about her brother's alleged involvement in smuggling, but his concern supposedly fell on deaf ears. Tolfo started writing for the Philippine Star sometime in 2021. He previously had a column in the Philippine Daily Inquirer. Sige, ang ikot-ikot lang nito kung saan-saan na pwedeng mag-accommodate sa kanya ng kanyang mga column. Si Montolfo po, tambak yung mga kasong libel. Di ba, inarrest nga po siya one time, nakapag-bail lang, kaya nakalabas uli. Kasong libel yon. Sa kasong libel po, laging kasama yung publisher. And that could be the reason, mga kababayan, kung bakit hindi pinablish. Sigurado ako sa rason na ganon. Hindi pinablish ng Philippine Star yung column niya. Kasi damay niya kami. In case magreklamo yung subject ng kanyang marites. Tama? Sabi ko sa inyo. Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Twice a day, you will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Sa mga cancer patients, try niyo po ito. Hindi man siya gamot, kundi food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Bueno, mga kababayan, yung mga inquiries pala ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.